Ika-anim ng Marso, Miyerkules ng Abo, Pag-ayuno at Abstinensya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat na hindi maging pakitan tao lamang ang inyong mabubuting gawa. Kung ganito ang gagawin niyo, wala na kayong gantimpala sa inyong amang nasa langit. Kaya pag nagbibigay ka ng limos, huwag pahipan ang trumpeta sa unahan gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa sinagoga at sa mga daan. Gusto nilang mapuri ng mga tao. Sinisiguro ko sa inyo na nagantimpalaan na sila ng husto. Kaya kung ikaw naman ang magbibigay ng limos, huwag ipaalam sa iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay, at mananatiling lihim ang iyong paglilimos at ang iyong amang nakakakita sa mga lihim ang siyang gagantimpala sa iyo. At kung ikaw naman ang mananalangin, pumasok sa iyong silid, isara ang pinto at manalangin sa iyong ama na kasama mo ng lihim, at ang iyong ama na nakakakita sa ipinaglilihim ang gagantimpala sa iyo. Kung ikaw naman ang mag-aayuno, maghilamos at ayusin ang sarili, sapagkat hindi ka nag-aayuno na pakitan tao lamang, kundi para sa iyong amang nakakakita sa lahat, at gagantimpalaan ka ng iyong amang nakakakita sa lahat ng lihim." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, mag-ingat na hindi maging pakitan tao lamang ang inyong mabubuting gawa. Ito ang kabuuang diwa ng Kwaresma na pinasisimula natin sa araw na ito ng Miyerkules ng Abo. Inaanyayahan tayo sa isang mas masigasig at mas malalim na pag-uusisa ng sarili o pagsusuri ng ating budhi. Kung sa pagsusuri ay makikitang may mali, pagsisihan ang nagawang mali at gumawa ng paraan para maitama ang mali, ito lang ang paraan ng paglilinis ng kalooban. Pakitang tao lang ang mabubuti nating gawa kung hindi naman ito bunsod ng tunay na malinis o mabuting kalooban. Ang malinis na puso ay mapagmahal na puso. Sa makatuwid, ang malinis na puso ay nag-aayuno, nananalangin, at gumagawa ng mabuti sa kapwa, hindi para hangaan siya ng mga tao, kundi dahil lang sa nagmamahal siya ng tunay sa Diyos at sa kapwa. Pagsasagawa, kailan ka huling nangumpisal? Isa sa pinakamagandang panahon ng Kwaresma para magsisi sa mga nagawang kasalanan. Magkumpisal, makipagkasundo sa Diyos at sa kapwa, at magbagong buhay.